Sabi ko nga sa inyo, tanong nyo kay Pacquiao, ano na itulong niya sa Pilipinas? Ha? Ano na, mga pinangako niyan eh. Nung maging politiko yan eh. Pumasok sa politika yan eh. Natupad niya ba? Magpapatayo raw siya ng ospital? Asan yung ospital? Ha? Mga kaibigan. O ngayon, eto naman. Walang kabuluhan ito. Sipin mo, ito lang, uunahin mo, gagawin mong prioridad dito, aabalahin mo yung gagastusan ng Senado ito, ha? E katakot-takot na pera yan, mga kaibigan. Panahon, o, pero yung iba, alam. E, teka muna, ha? Ano ang dahilan, ha? Ang pangangailangan, kahalagahan, para tayo maglaan ng pondo na ganyang kalaki habang tayo ay patuloy na pinadadapa nitong COVID-19 pandemic. Oh, mga kaibigan, na yung 150 million na yan, eh pwedeng maisip sana niya na mas maganda maghanap ako ng mas importante. Ano ba importante ngayon? Abay, ang importante ngayon, yung mapangalagaan ang bawat mamamayan laban sa COVID at matulungan sila. Ha? Dahil pahirap ng pahirap ang buhay. Ang daming walang trabaho. Hindi ho ba? Oh. Doon sana sa mismi kabuluhan, eh doon niya naisip na maglaan kaya tayo ng 150 million. Ha? Eh yung 150 million pala na sinasabi ni Pacquiao, para lang sa kwan, pagtatayo ng opisina. Ha? Eh meron na yan eh. Meron na tayong Games and Amusement Board. Ang dami ng tanggapan na may kinalaman sa sports. Ha? Kasi po, kung tutusin nyo, dapat ang mamamayan, ang publiko, lalo na mahihirap, dapat masaktan kayo pag narinig ninyong ganyan. Ito bang mga taong ito eh, nasa matinupang pag-iisip? Ha? Umiisip ng pagkakagastusan, gayong hindi na nga nila natutugunan at wala silang ginagawa para matugunan ang pangangailangan ng mamamayan. Eh, hindi lang naman mahirap ang apektado rito. Lahat nga po, di ba? Oh, lalo na yung mga, ang negosyo mo, hindi namang malaki. Ha? Maliliit na negosyo. Oh, ang dami na yan eh. Paulit-ulit lang tayo yan, mga kaibigan. Na kung meron ka ngayong pondong sobra pa na makukuha, eh, hindi mo dyan dapat ilagay. Ha? Eh, meron tayong mas importante itong problema sa mundong ito. Di ba? Oh. Ang sabi kay Pacquiao, nitong mga tumututol na senador, yung 150 million na yan na paunang pondo, ha? Eh dapat maipasa yung para maipasa yung panukalang batas na yan, ha, nangangailangan ng mas mataas na budget pa para sa ano, Games and Amusement Board. Oh, meron na tayo noon eh, di ba? Isang commission board. Ito raw ba budget pondo sa boxing. At sa sinasabing tanggapan ni Pacquiao, ha, eh katumbas na ng kabuuan budget ng Games and Amusement Board. Eh boxing lang pala ito. Itong gusto ni Pacquiao. Ha? Oh, paano mo bibigyan ng katwiran yan? Sipin mo yan. Eh itong Games and Amusement Board, eh, nasa ilalim na niyan lahat ng klase ng sport, pati sugal. Ha? Mga kaibigan,
Hindi ganyan kalaki budget o katumbas ng budget, mga kaibigan. O, sabi naman ni Pacquiao, na yan daw, estimated funding na yan, yung binabanggit niya, yung, kumbaga eh, tinatansyang magagastos, eh kailangan lang daw yan para sa pagtatayo pa lang ng opisina. Eh siyempre, pagka tinayo mo yung opisina, eh, sasahod na mga tao dyan, di ba? Kukuha ka ng mga magtatrabaho dyan. Oh, panibagong sweldo na naman yan. Kaya yung mga katarantaduhan, yung mga departmento ba, OFW, wala yan, hindi totoo yan. Nakita nyo, umaamin na si Inutil Bello na tatakbo siya. Nagpapaano pa, nagpapakipot pa. Akala mo may mga clamor, wala namang clamor. Yung clamor galing lang kay Presidente Digong nyo, katulad si Panelo. Ang sabi raw naman ni Panelo, abay kung sabi ko kay Presidente, siya may gustong tumakbo raw siya, kung sana ko kinakailangan ng tao. Bakit ka naman kakailanganin? Ha? Siksika na nga mga siraulo sa gobyerno, kakailanganin ka pa. Ha? Nagsisiksika na ang mga bulok eh. Oh, dadagdag ka pa. Oh. Ba't ka naman kakailanganin? Sino may sabi sa'yo nun? Di ba? Ikaw lang sa sarili mo nagsasabi nun eh. Oh, so, sabi ni Pacquiao, so it's the prerogative of DBM because it will lower that one the offices had been established. Once siguro ito, once. Ha? Ewan ko kung sabi niya, it will lower that one the offices had been established. Lintik ang pagkaka... naawa ako sa English eh. Wala namang kasalanan yung English kung pagmalupitan ni Pacquiao. Ganun-ganun na lang eh, mga kaibigan eh. Talagang maawa ka eh. Ha? Pati English, pinaparusahan nila eh. Oh. Pero bago ito ah, sabi ni Pacquiao, yung pangangailangan daw na makapagtatag ng hiwalay na tanggapan, kailangan daw ito para may sarili, ma-focus lamang dun sa boxing at yung combat sports. Ano kaya yung combat sports? Ha? Mga kaibigan, hindi na sinabing martial arts eh. Di ba? Para nandun na lahat eh. May pa-combat-combat pa eh. Baka akala ng iba, kukunin ninyong chairman pag naitayo yan, si Rick Jason at saka si Vic Moro yung gumanap sa combat. Si Kapersi Lapid, bumabanat. Lapid Fire! Ang sabi niya kasi, meron daw siyang experience, isa siya sa mga dumanas bilang boxer na nagretiro mula sa sport nang walang nakuhang benepisyo tsaka pensyon. Oh, mga kaibigan. Ano ginagawa mo? Ba't ngayon mo lang naisip 'yan, 'di ba? Magtayo ka sana foundation, hindi yung kukunin mo pera sa gobyerno. 'Di ba? Oh, kaya ipinasama mo na lang yung mga atleta. Lahat ng atleta pasama mo sa automatic na membership sa SSS, 'di ba? Oh, 'yun, may benepisyo na sila. Hanap ka ng bracket, 'di ba? Pero yung magtayo ka ng magastos na opisina, abay kalokohan 'yun. Yun lamang Department of OFW yung panluloko nila Bello, tsaka ni Presidente Digong nyo, tsaka ni Bongo. Malaking ano yun. Scam yun, mga kaibigan. Alam nyo kung bakit? Ang dami nang walang hanap buhay na OFW eh. Di ba? At ang masama, wala tayong
panibagong market na pagdadalhan ng OFW para madagdagan. Di ba dapat nag-i-expand? Di ba? Kasi dyan nakasalalay ang ekonomiya natin eh. Ang problema, paliit ng paliit. E di pahirap ng pahirap ang buhay, mga kaibigan. Di ba? Bakit panloloko? Eh wala ka na, wala nang kabuluhan yung iniisip mo eh, yung Department of OFW. Wala ka nang seserbisyuhan eh. Una gastos siya, may Department of Labor na eh. Kaya nga hindi totoo, hindi kayo dapat maniwala diyan. Hindi totoo 'yan. Mga kaibigan, sipin mo laking pera niyan. Ito commission pa lang eh. Tatayo mo pa lang yung tanggapan. Ang paunang pondo kagad 150 million. E di bilyon yan, mga kaibigan. Oh, kaya daw siya ay umaasa na yung mga professional boxers, ha, eh kapag nagretiro, may makukuha. Oh, eh sana ibinayad mo sila sa SS ng membership, di ba? Habang wala kang, ang dami mong pera, namimigay ka ng pera. O sobra-sobra yan, di ba? Ilan lang ang atleta? Oh, yung mga professional ang binabanggit niya. E di yung professional lang, gaano karami yung professional? Mga kaibigan, boxer pa man din lang ang tinutukoy niya. Eh ilan lang yan eh. Kayang-kaya mong anuhin yan eh. Ponduhan yan eh. Di ba? Si Aguilar naman noon, natatandaan ko, naggaling-galingan, oh. Ano daw? Department of, kwan? Artist yata? Ha? Mga kaibigan, sipin mo yan. Gagawin mo ang departamento. Wala naman trabaho. Wala naman ginagampan ng mga trabaho. Paano? Hindi iniisip. Di ba? Pinagtawanan. Di ba? Oh. Paano? Ano eh? Nagpapanggap eh. Nagkukunwari. Ha? Akala mo may alam, parang si Robin Padilla, nakita nyo ba ngayon? Yung litrato? Ha? Sinusundot ng kuhan ng RT-PCR na pan-testing yung sarili niya. Ha? Parang nagsasyabu. Ha? Mga kaibigan, sipin mo, sa sarili sikap, sinusundot yung ilong. Ano masasabi ng mga doktor dyan? Ha? Dr. Robin Padilla to ah. Sige mo, ginagamot yung sarili. Chine-check up yung sarili. Nag-a-RT, sariling ano, RT-PCR test. Ang pangit, di ba? Yung sarili, oh, ganun pa, oh. Parang nagsasyabu. Ha? Pati Johnson Badge, eh, tinitira pala nito eh. Oh, mga kaibigan. Oh, ayan. Why are, okay, the measure says the Philippine Boxing Commission shall be directly under the administrative supervision of the Office of the President. May we know why, Mr. President, it has to be under the Office of the President? Would the gentleman tell us how many officers right now are under the administrative supervision of the President? Under this, the members, or under this bill, Mr. President, there will be seven members. One is we call the chairman, and six members, board members. To be chosen by the president, Mr. Our question is, why do we want to place the Philippine Boxing Commission under the administrative supervision of the president? And let me explain the context of the question. Mr. President, I had the fortune of being an executive secretary in the office of the president. And, Mr. President, you cannot imagine the number of agencies under the office of the president.
So that what happens is that because of the sheer number of agencies under the office of the president, they are like flying saucers just revolving around, nobody supervising them, because the executive secretary simply cannot supervise them. Because, Mr. President, the president appoints the seven members of this commission. Mr. President, the President of the Republic is the appointing authority, and he appoints everybody in this world, in this bureaucracy, unless delegated to the department secretary or another official. The fact that one is appointed by the office of the president is not a justification for putting the agency under the office of the president. Yes, it is. It can be the Philippine Boxing Commission can have the commissioners appointed by the president and be under the Games and Amusement Board for administrative supervision. I think it's best to be under by the president, Mr. President. Why, Mr. President? Anak ka ng po, anak ka ng po, anak ka ng po. Yun, mga kaibigan, ang tanong ho ni Drilon, bakit kailangang ilagay sa ilalim ng supervision ng kapangyarihan ng presidente itong iniisip mong itayo na agency? Ano ang sagot niya? Because the president appoints the chairman and the six members. E paano yung Supreme Court? Under the office of the president ba yung Supreme Court? Eh kasi nag-a-appoint doon, presidente rin eh. Esa kaya sabi ni Drilon, not necessarily na ang presidente nag-a-appoint, hindi niya kasi may paliwanag, di ba? Gumagawa ng panukala, hindi naiintindihan. Eh, ano pa raw eh, nagsisip-sip pa eh, di ba? Kidigong niyo eh. Eh, para under ito ng, kumbaga parang pagkor, di ba? Under the office of the president. Oh, mga kaibigan, tinatanong siya bakit kailangan. Ang sagot naman niya, because the president appoints the chairman and the members of the board. Mga kaibigan, hindi na ho may paliwanag eh. Ah, si Drilon din ang nag-interpolate. Oh. Nung araw, may mga senador na tayo na hindi na ganong nakapag-aral. Tulad si Amang Rodriguez, di ba? Oh, pero magaling yun kasi ang intention niya malinis. Wala nga siyang gaanong tulad niyan, yung tinanong si Amang Rodriguez noon eh, tungkol sa law of supply and demand. Parang ano ngayon yan, yung bakuna, di ba? Walang supply, ha? Malaki ang demand, di ba? Yun yun, yung law, mababa, ha? Ang supply, malaki ang demand. And pagkakaintindi ni Amang Rodriguez, batas yun. Kaya sabi niya, well, let us repeal the law. Akala niya batas yung law of supply and demand. Ha? Yung law of supply and demand, ibig sabihin nun, ano yun eh? Natural yun eh, di ba? Natural na nangyayari yung katulad ngayon, merong law of supply and demand, di ba? Oh, yun. Akala naman ni Amang Rodriguez ay let us repeal the law. Oh, eh baguhin daw yung batas. Hindi naman batas yun. Pero, ang kagandahan sa kanila, kahit na mali ang kanilang pagkaintindi,
yung kanilang sincerity, ha, mga kaibigan, sa kanilang mga pinapanukala. Ito, walang nakapaloob na sinseridad dito eh. Dito eh. Mga kaibigan eh. Ha? Una, kung makakalusot ito, sakasakali, di ba? Mapapalusot nga naman niya, mabobola niya si Digong nyo, di ba? Oh, eh. Oh, nakagawa ako ng kwan ha, para sa iyo. Gagawin niyang achievement ni Digong nyo at saka niya. Di ba? Sasama niya si Digong nyo doon sa achievement. Bayan ko ay isa ang lahi, dito'y wala ang pagkukunwari. Hindi padadaig, sadyang kilala sa daigdig, may pagkakaisa sa bawat nais. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman, bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap sa bayan mo, sumakit man yaong wakas? Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay, walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y nagmamahal sa'yo. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman, bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong ganap sa bayan mo, sumapit man yaong wakas? Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay, walang nang aapit, ang pag-ibig ay tulay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang mga kaibigan nagmamahal sa'yo. Lahat kami pantay-pantay, walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigan, ang mga kaibigan, ang bawat kaibigan na